Ating lahat dyan. Welcome na lang po ulit kayo sa aking channel dito sa Food Trip TV. Guys, nice ko lang i-share muna sa inyo ang aking re-remedyoing ulam ngayon. Meron akong batikulon dito, kaya ito yung pupudtripin natin ngayon, guys. Nice ko lang i-share sa inyo, guys, kung anong gagawin ko dito. So, pagka hindi kayo busy dyan, guys, sabayan nyo muna ako sa trip ko. Papakita ko yung mga ingredients na gagamitin ko para dito. Napaka-simple lang to, guys. So, let's get started. Para pakita ko na sa inyo yung mga ingredients. Meron na akong gizzard, chicken gizzard, batikulon. So naka-drain na siya, kaya wala na siyang tubig talaga. Alam mo na. Ito yung pang-marinate ko, guys, sa 7-Up. So kung nakikita nyo, meron na ako ditong green bell pepper. Meron na ako ditong garlic, onions. As in yan, depende mamaya yan, kung may toyo tayo dyan, medyo maalat na yun. So, pang backup na lang yan, guys, just in case. Meron tayong paminta. May idadagdag ako dito na chicken cube para mas lalong lumasa yung ating gizzard. So, yun ang gagamitin natin, guys. Tsaka yung soy sauce pala. May soy sauce din tayo. Ito yung gagamitin natin. So, simulan na natin. Huwag na natin patagalin. So naka-ready na yung ating frying pan dyan. Meron lang tayong gizzard dito. Yan, marinate muna natin to, guys. Marinate natin. Lalagyan ko lang ng paminta, guys. Yan, yung paminta. Seven up yung sasarap natin. Soy sauce, mamarinit natin yun. Matatansyahin ko lang siya, guys. Kasi ito yung parang magiging asin yun eh. Ayun, medyo adjust na tayo. So kung nakita nyo naman, ito na yung tura ng ating gizzard. Marinate lang natin yan. Ito yung kakalalabasan nyo, guys. Marinate lang natin. Kahit ako, medyo mabilisan lang kasi ito. Mas maganda, medyo mahaba sana yung pag-marinate sa kanya para manuno talaga yung lasa niya. So since sa akin na medyo on the spot na siya, so marinate ko lang saglit lang, guys. Marinate ko lang kahit mga 20 to 30 minutes man lang, ay ayos na siguro yun. Pero pagka hindi kayo nagmamadali, mas maganda matagal yung pag-marinate, guys. Yung marination yung matagal para malasa talaga. Okay. So habang nag-aantay tayo, may isa pa akong dadagdag mamaya dyan. Ito yung dadagdag mamaya, guys. May ready-made na ako ng carrots at gisantes. Kung wala tayong ganito, guys, na ready-made, pwede naman tayo may ano lang tayo dyan. May carrots, may bagyo beans or sitaw, pwede yan, guys. So since meron na ako ditong ready-made, kaya ito na lang ako ginawa ko. Para simple lang yung mabilisan. So, antayin na natin, guys. Marinate ko lang siya na konti lang, mga 30 minutes lang kasi medyo rush to. Pero pag hindi kayo nagmamadali, patagalin yung marination yan, napakalasa yan, manuno talaga yung lasa yan. So, antayin lang natin muna saglit. So, guys, okay na. Medyo natapos na natin yung 20 minutes, 30 minutes. So meron tayong panlano dito, pansala. Kasi kukunin natin ito. So nakita nyo naman, guys. Ito. Sasalain na natin kasi gagamitin natin yung sabaw niya mamaya sa kanya. So yan, nakita nyo naman, guys, naka-separate na, wala na siyang sauce. Yung sauce niya separate na kasi ilalagay din natin ito mamaya, i-mate natin. So magpapapoy na tayo, guys. Papainit na tayo ng frying pan.
natin guys, nalagyan natin. Isosotay na tayo ng ating ingredients. Nakalat ko lang guys, hindi kasi flat yung ating python. So, kailangan mailit na siya, pwede na ilagay yung ating onions. Ang depende sa inyo guys kung anong trip niyo sa onion. Mag-cut kayo, pwedeng maliliit. Depende sa trip niyo. Kung rush kayo, medyo nag-onion. Kasi kakainin na lang natin. Kaya, walang problema dyan. Depende sa trip niyo dyan. Isang remedyo ulam lang itong gagawin ko guys. Magigyan na lang tayo. Garlic. Yan guys, okay na. Luto na yung ating garlic at onions. Pwede na natin magluto. Ayan kung nakita niyo guys, ganyan pa lang yun, pero napakabang na. So yung lalagay nating sauce dito guys, yung minarinate natin sa kanya kanina. Pero ayaw mo na natin, kailangan hindi ko matirin ito. So okay na yun, lalagyan na natin yung sauce niya. Yan. So okay lang, hintayin na natin na lumabas yan. Bumaba yung tubig niya para maluto siya. So yun guys, kumukulo na yung ating gizzard. Lagyan ko lang itong ating dagdag panlasa na cube. Yan. Napakabang na guys. So, antayin pa natin, lumabot pa yung ating gizzard. Yan guys, kung napapansin nyo, lumit na yung ating gizzard, ibig sabihin okay na yan, natulog. So, lalagyan na natin yung gulay dyan guys. Busing ko na to para isang gutuan na lang. Ganyan, miyama talaga sa dyan yung gulay para nadami yung portion ng ating gulay. Yan tinatawag na remedyo ulam guys. Punti lang yung karni natin, ito lang yung gulay. Dadami, so medyo siyempre dadami din siya. Yan lang tayong remedyo sa mga ganyan. Kung wala kayong mga ready made na ganito guys, pwede naman tayong may isang carrots lang tayo dyan. Bagyo beans na konti, sitaw, ano dyan nilagay nyo, walang problema. Lagay na natin itong ating green bell pepper para lalang bumangoy nito natin. Yan guys, lalatag lang natin yan. Suntay pa natin konti yan. Lapit na tayo mga food trip. Check na natin guys. Check natin yung sabaw nyo guys kung may itadagdag pa ba tayo, wala na. So okay na yung lasa nyo, wala na tayong itadagdag nasin dyan guys. Ayos na sa cube tsaka ano yun, soy sauce. So yan muna natin yan. Kunti pa natin yung sabaw guys para makadali natin yung medyo ulam natin yan. So guys, ito na yung ating medyo ulam ngayon. Nakita nyo na. Pag-plating nyo lang natin. Okay ito guys. Nilagyan mo na siya ng kunting sauce tira. May sauce tayo pakunti kahit pa paano. Para may sabaw-sabaw po ito yung ating kanin pag pinipinaris natin sa rice. So tama na to guys. Medyo kunti lang yung sauce nyo ngayon. Nagka-caramelize na siya kaya okay na to. So, po natin yung apoy. Ano po yung apoy guys? And then, plating na natin. Papakita natin. So guys, ito na yung finished product ng ating remedyo ulam ngayon. Kahit simpleng gizzard lang ay remedyo natin. Kaya medyo malasa talaga siya.
Na-miss na miss guys. Tama-tama pang ulam to guys. Kahit sa mga kids pwede to. So paano mga ka-food trip? Yan muna yung ma-share ko sa inyo ngayong maga. Sana nagustuhan yung aking simpleng recipe ngayon. Ang chicken gizzard. Huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating video dyan. Comments po kayo. And share na lang din pa kung okay sa inyo para ma-share pa natin sa iba yung mga recipe na ating nalalaman. So paano mga ka-food trip? Maraming salamat sa panunood nyo. Sa ulitin po. Lagi po tayong mag-iingat dyan. Magandang umaga po sa lahat. Assalamualaikum.